Hey guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, i-share ko lang yung kapalpakan na nagawa ko and paano ko yung nalusutan. So ang tagal-tagal kong walang upload, tagal na yung isang araw kasi nilagnat yung alaga ko simula Linggo. Buong Linggo siya, ngayon Sabado na, hindi pa din siya gumagaling and nandito lang sila lahat sa bahay. Yung lalaki, yun lang yung nagtatrabaho, minsan umaabsent. Kaya buong ano ko talagang nakakasama sila. So, ang lamig na dito guys ngayon sa Hong Kong, grabe ang kapal na nung damit ko. Ayan, so yung pantalon ko is ang bigat na, pag nilabahan ko to, isang balde na to. Isang balde na siya, ganun siya kalaki. So mahina lang yung boses ko kasi andito yung amo ko and gising at tulog sila, so maaga pa and wala akong upload kaya kailangan ko mag-vlog baka kasi mamaya pag uwi ko nandito sila, hindi na naman ako makakapag-vlog, so wala na naman akong upload, naubos na yung natenga ko ng mga video. So i-share ko lang, nagluto ako ng pagkain, soup, yung sabaw na yun is merong mais and then carrots and then yung iba-iba, mga beans, and then baboy. So, hinugasan ko namang maigi. Halos 5 beses ko hinugasan yung mga gulay. So, nung sinerve ko na yung pagkain, and una kong pinakain yung bata, buti ka mo, hindi sila sabay-sabay kumain. So, nung pagtingin ko ngayon sa mangkok ng bata na may sabaw, merong uod akong nakita, and then hinawakan ko pa, nandiyan na yung amo kong babae nakaupo na, natulala ako sa uod, so hinawakan ko yung mangkok, siguro nagtataka yung amo ko ba't ko hinawakan yung mangkok ng bata eh may sabaw na yun, so hinugasan ko siya and then ginanon-ganon ko yung mangkok and uod talaga siya, akala ko nung una ano lang nung beans, sprout, yung parang tubo niya, uod talaga kasi may ulo, may itim sa ulo and then puti. Uod talaga to. So, pumunta ako sa kusina. Gusto kong kunin yung sabaw ng bata and palitan. Pero, mahalata ako. And, baka, doon nga, magduda. So, hinayaan ko yung sabaw doon na may uod. Pero, sa isip ko, paano ko lulusutan yon? Kasi, yung amo ko kasing babae, kada tapos na kumain ng bata, may baso yan siya na maliit. Sa nililipat doon yung sabaw para inumin ng bata. So, sinerve ko na yung pagkain nila. Pero, yung isip ko nakatulala, tapos yung amo kong lalaki, napansin niya ata, naghahawak ako ng sabaw niya, naglalakad, nakayuko ako, and then sabi ng lalaki, gumaganon siya, sabi niya, mainit, sabi ko, hindi sir, tapos tumawa yung lalaki, so napatawa na din yung madam ko, pagbalik ko sa kusina, kumain ako, walang lasa yung pagkain guys, kasi na-stress talaga ako, kasi pag, ang iniisip kasi ng mga amo dito, pag isang beses nakitaan kanila ng mali, buong taon o ilang ano na yan, mali na yan sa kanila. So, pag inisip nila na dugyot yung ginawa mo, buong ano, dugyot na yung iniisip nila sa'yo. So, kailangan hindi maano yung isip nila. So, nag-iisip ako ngayon, kumakain ako, hindi ko malasahan yung pagkain, kahit paborito ko yung pagkain na yun, paborito ko yung sabaw na yun, na-stress talaga ako. So, ang ginawa ko, nag-pray talaga ako, Lord, ngayon lang, Lord, palampasin mo na to ngayon lang ako magkakamali, sabi ko ganun, sabi ko, promise, Lord, pagka nalusutan ko to, magsisimba ako sa sahod ko sa December, magsisimba talaga ako sa Katoliko doon sa ano, sa Central, ayun, so, nag-pray ako, guys, and then, na-stress talaga ako, walang lasa yung pagkain, hindi ko maramdaman. So, ang nagpipray ako. Tapos, parang tahimik lang sila doon kumakain, nag-uusap. So, iniisip ko, inaantay ko na lang talaga na anuhin ako, tawagin ako na bakit may uod. So, inaantay ko na lang, guys. Tanggap ko na makita yung uod. So, pero nag-hope pa din ako na baka malusutan ko. So, tanggap ko na, pero nag-hope pa din. Ayan. So, nasa utak ko na din kung anong irarason ko. Yung una, sabihin ko, baka sa mais talaga, yung talaga yung choices. And then, baka ano lang ng beans, sprout, yung tubo. Pero pag tinignan talaga ng amo ko, and uod talaga, ilulusot ko na naman mais, pero punyeta talaga. Ayan, so yung amo ko pa naman, nagsasalamin yan. Kaya kita niyan kahit yung ewan ko, yung alikabok. Ayan, so buti na lang naghuhugas ako sa kusina. Nagulat ako, lumapit yung bata, pumunta doon. Hindi ko alam pa siya lumapit, hindi naman yan siya lumalapit. Lalo pagka hindi pa siya tapos kumain, hindi, mahirap yan siya kasi pinapagalitan niya ng amo ko kapag umaalis yan and then may TV yan eh, naka-on yung TV kaya nandun talaga yan siya nakatingin. So nagulat ako nung time na yun,
lumapit siya sa kusina. Sabi ko, "Uy, sign na ba to?" Sabi ko. Tapos ang ginawa niya is tumungtong siya, guys, sa upuan ko kasi matangkad siya, naghuhugas ako, nakatayo ako. Nagulat ako, tumungtong siya sa upuan ko and then nagpakarga siya dito, umano siya, sumakay siya sa likod ko. So wala akong choice, hindi, kumarga siya, tinigilan ko yung paghugas ko and pumunta ako doon. Naglakad ako, kasama ko siya nasa likod. Naglakad ako hanggang doon sa pagkainan ng amo ko. And then, sabi ko sa amo kong babae, pero nasa isip ko yung uon, baka malusutan ko to. Sabi ko, "Ma'am, tapos na siya kumain?" Sabi niya, "Oo, yung sabaw na lang." Sabi niya ganun, "Ay puta." Tapos hindi pa nabuhos yung sabaw sa guys, sa baso. So ang ginawa ko, ako yung bumuhos ng sabaw ng mangkok, binuhos ko ngayon sa baso. And then, yung uod, sasama talaga siya. So, tinagilid ko siya para doon siya mapunta sa gilid ng mangkok. And then, sa kabilang side ko binuhos. So, pagkatapos ko binuhos noon, pinaupo ko uli yung bata. Kasi, nandito pa din siya sa likod ko habang binubuhos ko yun. So, pagkatapos nung pinaupo ko siya, sabi ko, inumin mo yung sabaw. Tapos, kinuha ko kaagad yung mangkok niya, guys. Tapos, ayun nga, pagpunta ko sa kusina, parang maiyak-iyak ako. "Hi, thank you so much." Nalusutan ko. And then, ayun nga, pinicturean ko yung yung uod. Grabe talaga. Kaya kayo, mag-ingat kayo, lalo sa mga mais. Nandyan yung mga uod, yung mga baguhan dito. Careful, kasi pag isang beses kayo nakitaan nila na madumi, iniisip nila niyan, madumi ka na magluto hanggang kailan. Ayan. Kaya ako, wala pa naman silang nakita mga buhok-buhok sa pagkain, pero ayaw talaga nila. Yun nga yung nakilala ko na ex-abroad, nag-apply siya sa agency ko. So, sabay kami nagpa-interview. Parang 11 years na ata siya dito sa Hong Kong. And then, sinisiraan siya ngayon ng kaibigan niya. Pinasok niya yung babae na yon. And then, nung nandun na, naninira na gusto na siya paalisin. Ang ginawa, guys, is siya tagaluto. So, pag kinukuha na ng babae yung mangkok, nilalagyan ng buhok. So, mapunta, maserve doon sa amo, may mga buhok. So, doon siya na-terminate sa buhok na yun. Kaya, careful kayo sa ganyan. And then, ang lamig-lamig na dito sa Hong Kong. And then, mainit na tubig yung nililigo ko. So, ngayon, kumakati yung mga balat ko. Dapat daw hindi malamig na tubig. Pero, hindi mo talaga kayang hindi malamig na tubig yung iligo. Kasi, sobrang lamig talaga, guys. Ayan. So, nakasarado na yung bintana ko. Halos lahat ng bintana namin dito sa bahay pinagsasarado ko. Yung balcony namin, yun lang yung bukas. Ganto lang yung bukas ng balcony namin. Ganyan lang kaliit. Makapasok lang yung hangin ng konti. Grabe talaga yung lamig. Kaya yung magpa-flight dyan, kapalan nyo yung mga dala nyo and then magdala kayo ng madaming pang-winter. Mura lang naman dyan sa Pinas kasi dito medyo mahal. Swerte mo na lang pagka merong mga OFW na magbibigay. Pero pahirapan kasi nag-aagawan nga sa winter clothes. Ayan. Yung amo ko tanong ng tanong sa akin, "Meron ka bang winter clothes? Meron ka bang winter clothes?" Nahiya ka na mo sabihin wala kasi konti lang yung damit niya. So sabi ko, "Meron, konti, ma'am." Sabi kong ganun. So hindi ko lang alam kung magbibigay siya, pero tanong siya ng tanong, sana magbigay kahit konti. Ayan, so if you're new to my channel, guys, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye.